Kumusta po? Ayan, welcome po sa aming tambayan. Kami po yung squatter dito sa building na to. Hindi nyo itatanong kaya. So, how is it? May mga natutuhan po ba kayo sa mga sa maghapon nating seminar? Actually, it's a seminar na may konting workshop. As you know, bakit po namin ginagawa to? Dahil unang-una, marami pong mga tao na alam kong interesado at may idea sa voice acting pero wala naman nagtuturo o nagsasabi sa kanila kung ano meron. Pangalawa, yung workshop namin napakamahal, 10,000. Alam mo, mag-workshop ka, hindi mo pa alam kung anong meron dun sa... Diba? I mean, ayoko naman masayang yung 10,000 mo para lang sa isang bagay na hindi mo pala gusto mong gawin. Mas maganda kung gusto mong gawin. Kaya po namin ginawa yung gusto kong maging voice talent seminar series. Kaya mga partner ko po, yung mga dati kong estudyante na sila rin yung nakaka-experience ng mga ginagawa namin. Actually, natutos, yung mga bago pa yan, eh 15 years ko na po ginagawa ito. Imagine nyo pa yung mga pass-pass na lahat ng bagong voice talent sa Pilipinas galing po dito. Nandun po yung mga picture nila. Nakita niyo po ba? Ngayon, gusto ko malaman bakit kayo nandito. Kasi yun yung importante. Pag tinanong mo, saan ka pupunta? Pag hindi mo alam kung saan, sigurado wala kang patutunguhan. Tama? O kaya pag sinabi, where are you going? Anywhere. Aba, all roads will lead you there. That's anywhere. So, hindi kayo mapupunta dito nang dahil lang sa wala. Hindi niyo sasayangin yung 1,500 niyo sa buong maghapon ng mga araw na to para wala kayong matutuhan at maintindihan. At siguro naman na-achieve na natin so far yung mga ibang bagay na yun at hindi pa rin tayo tapos dahil muli pa tayong speaker. Ako po ay gusto ko lang malaman kung sino kayo at bakit kayo nandito at paano nyo nalaman. Siguro simulan natin sa inyo, Ms. Erika. Dumating ako sa point ng buhay ko na gusto kong mag-explore kasi I've been with almost the same industry, either it's BPO or ESL teaching. So, last year, November, nag-try ako ng workshop under Inner Voice with Mr. Mox de Vera. Which is galing sa akin. So since it's general, hosting in general, voiceover in general, parang na-touch yung topic ng yung voiceover na. And one person from Loudbox, parang sabi niya, parang iya, baka may potential. So parang it never left my mind. So nung nakita ko to na nag-pop sa feed ko, sabi ko, baka pwede kong explore. So that's why I came here to know more. That's good. No, Box is one of my very good students. Na-inspire sa akin. That's why we created this form. And most of them actually keep me. Hindi naman masama. The question is their intention and motive. Kasi mamaya malalaman niyo yung story ng bakit natin ginagawa ito. Kung nabasa niyo yung libro ko, yung pinakamagandang libro na nabasa ko kasi ako nagsulat. Award-winning siya. National Book Award. So, we sold 10,000 copies. Kaya nga wala na sa National Book Store. Lahat ng school ng Masko, inuubos yung libro ko. Paglabas, inukuha ng at ako mismo nabuusan. Kasi naging best-selling siya nung binili ko kagad lahat. Eh, kaya... Ilan taon na, Miss Erica? 29 po. Hindi ano to, promise. You look like 28. No, I look like 28. Six months. Hindi, ano. Sobrang gusto ko marinig yung mga ganyan kwento. Dahil yung kwento mo, kwento rin ng napakaraming tao sa mga Pilipinas na itong industriya na to ay hindi actually industriya dahil
minanipula ng ilang tao ng sa loob ng ilang taon. Sila-sila, hindi ka member ng KKK, kapuso, kapatid, kapamilya, mm-hmm. hindi ka makakapasok dito. Pero ako mismo, nahirapan dahil I competed with 10,000 people para lang makapasok at ako yung naging champion. Imagine mo, tinalo ko yung 10,000. I was 16 years old then. Now I'm 40, imagine niyo kung gano'n nakakatagal sa industriya ko. Pero hindi pa ako gano'n katagal dahil may mga nauna na 50 anyos na sila noon. O yan, 60. Ayun, tama sila ngayon. At ayaw pa rin nila magpapasok. That's the problem with a lot of industries, especially the media and yung ginagalawang ko dahil manipulated ng ilang tao. Until now, we are actually a parallel universe. Kung sinabi mong parallel universe, kumbaga, what they're doing, I'm also doing. I can get into their universe, but they cannot get in my universe. Kasi bakit? Ang hirap din natin i-penetrate ng diretso yung universe na yan. Yung mundo nila. Dahil, kumbaga, nakasarado. At I'm creating of a, kumbaga, portal, kumbaga sa ano, para makalusot tayo. And unti-unti na to Trojan horse ko yan. And kahit sa ngayon, pumunta ng stasyon sa buong Pilipinas, I mean sa Maynila, kasi kung palbansa at lahat ng stasyon, maraming galing dito. Mas dinadaig ko pa nga yung university dahil mas marami akong naipapasok kaysa sa mga wasko. Kasi sa akin ang gagaling. If you will review, a lot of DJs, mostly IFM, Love Radio, SFM, MOR, dito galing. Kasi nagkakaroon sila ng idea. Wala ba isang mic? Wala ko sir. Ha? Wala ko. Pabili ka na lang ng battery. Para hindi na pagpasa-pasa. So Miss Erica, saan mo nakikita yung sarili mo? Sis, kumbaga sa ano po, kindergarten pa lang kayo dito. Kumbaga, iniintundos yung mga gagawin nyo sa elementary. And it's not really that easy. But the good thing is, it's not really that hard to. It's a matter of patience talaga. Nothing beats patience sa ganitong industry. It's not all about your talent. There's so many talented people. Lahat ng may poses, pwede naman mag-voice acting. Ang tanong, hanggang saan katatagal ng level mo? Diba? Narinig, imagine nyo, nagtuturo sa inyo mga estudyante ko. Hindi ako magtuturo sa inyo, magkukwentuhan lang tayo dito. Mag-google na lang po kayo para malaman nyo kung ano mo. Magagawa ko sa buhay ko. At minsan, hindi ko namin alam. Imagine nyo, linggo ngayon, dapat I'm with my family. By the way, I just came from a mild stroke, no? Hindi lang halata. Pero I had a 2 months, ay 2 weeks ago, as in ER ako. Buti na lang naagapan at hindi na tuluyan. Kasi kundi baka, or patay na ako, diba? Well, that's life. Bottom line, I'm not afraid to die. Because I know how to die. Kumbaga, literally, every day is an opportunity to create something. But a lot of people are already dying because they are not doing what they really love. Diba? You know, ang tawag yan spiritual suicide, no? When you don't do what you love, you're spiritually committed suicide. So every time you do something that you don't like and you don't love, even you're earning from it, your mind and heart is not on the right place at the right time. You are not at the moment na tinatawag. I guess yun po yung isang yes. As you know, I'm a motivational speaker. I've been traveling around the country and around the world. I'm being paid 30 to 50,000 per hour of speaking engagement.
but I'm not accepting every invitation. Depende lang yan. If you know Francisco, Anthony Pangilinan, and Chinkitan, they're my friends. But they're not my mentors. I have my own style. My style is I'm a real talker and speaker. I talk about life. I don't talk about God nor money. That's what they talk about. I'm like sabihin, just become what you want to be. Bottom line, ano mo yung buhay mo? Kung hindi ka naman naging ikaw, anong klaseng buto ka? Kumbaga, you are a seed. And in that seed, all those greatness, skills, talents is inside you. The question is, are you using it? Are you doing it? When I see new faces like you, alam niyo yung gusto kong gawin? Gusto ko ngayon gawing dragon lahat. Alam niyo yung dragon? Talagang sa una hindi niya kaya maglipat. Sa una hindi niya kaya magbuga ng apoy. When the dragon becomes a real dragon, di ba? Nothing beats the dragon. Ganun tayo na bilang tao. There's always a greatness within you, which is that dragon in your heart na gusto ko mawala. Iya ako kasi, wow, ano sabihin ng tao sa akin? Hindi ito yung tingin nila sa akin. You're protecting something na hindi naman ikaw. Because you're so afraid dahil baka iwan ka or magbago tingin sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo? At the end of the day, when you cannot self-express, you'll never be a success. Self-expression is the ultimate definition of success. Yung wala akong iniingat ang salita dahil baka may sabihin din sila laban sa'yo or wala kang boss na natatakot ka na pinoprotektahan mo yung sasabihin mo kasi matanggal ka sa trabaho or whatever. But the good thing about voice acting, when you self-express, you become someone else. Because bottom line, voice acting is the art of becoming. It's not acting or real acting. It's not acting. When you act, it's fake. But when you become, it's natural. Tama? I don't believe on those words na voice acting is real acting. It's not real acting. It's just becoming real. Becoming someone that you are not. Diba? Kasi when you feel like you are the character, you become the character. And it becomes natural. And you're not acting anymore. Because it's naturally, tama? And that's, yun yung hindi naintindihan ng marami. Kaya may tono yung maraming tao na pag nagpapasa. Aba, hindi ba sinasabi ko sa inyo? Eh, kapag naging matanda, mag-iiba na yung boses mo. Nanginginig mo ang ayos mo. Nag-iibang ka ng boses. Kaya nga nung bata ako eh, nung mga batang yan. Ang kifit niya mga yan, oh. Hey, my name is SpongeBob. Hey, nobody is SpongeBob. Yan ano na kininginan sila bigla eh. Well, anyway, my point here is voice acting is the hardest skill. Harder than singing, but it is also the easiest when you have it. The question is, when can you have it? It's when you become. Alam mo yung mga ang gagaling na artista, hindi na kailangan ng script once they become. Comes naturally. Yung scream is just, ano lang yan? Kumbaga yan yung sinasabing guide. Hindi mo kailangan sa uluhin yan. Wala mo ng story ah. Manong ka na sa situation. Madadala ka na. Next. Yan, ang voice acting, hindi mo kailangan mag-memorize. Binabasa mo yan. So, kahit first time reading yan, kahit hindi mo pa nabasa yan, once you become the character,
Para yung fluid, yung flow na pagbabasa mo na. Perfect agad. First time mo binasa. Sige nung kami. Hindi ko alam. Alam mo yung pag nag-dubbing kami. Hindi namin nire-review yung script. Diretso yan. Alam mo yung hapag tumatakbo yung video ito, mga nagsasalita na kami. Bawal magkamali eh. Kasi nung araw, tape lang yun. Nung hindi kayo tulad niya sa digital, kahit sa 1,000 pesos ka magkamali, okay na. Kaya perfectionist ako. Ayan, yan, yan. Si JB. Ang best kong minura yan. Sabi ko, I am a dragon when I'm a director. Talagang bubugahan kita ng ako eh. Masusunod ka sa akin. Kasi I'm a young director at age 19, I'm already directing. I'm the youngest director of EBS-CBN. Sila Dino Dantes, director of men. Sila John Roy Cruz, voice actor. Okay na ba yung mic? And, you know, ang goal ko dito is to identify your needs and your wants. Because if you don't tell me, I don't know what to do with you. Kasi ganun na naman yan eh. Just tell me where you're going, I'll tell you how to get there. Okay na? Ha? Uwi ka na agad. Baby, may mga yan. Oo, oh, wala ko dalaga ka eh. Dalaga ka na ka anak. Dahil joke na. So then, ay anak namin. Hindi. Mag-CCR ako. Si Ma'am Karen. Bakit po kayo nandito? Check na natin. Yeah, exploring. Exploring. As a like ilang taon na po ba kayo? 24? 18. Yeah, 50 na. Really? So, it's half a century mark, so better do what I want. Sure. I mean, we need to go out before. What do you do, madam? I make clothes. You are, you have your own store? I have clothes, but now I do my own. So, it's starting to be so. I do what I have to do, but I also want to do what I want. Yes. Actually, that's the idea of this. This is actually not a seminar or workshop on voice acting, especially when you take voice works. It's a life skills training. Mas nagiging parang realization na siya. Workshop. Rather than just become a very good voice talent or voice artist. Kasi halos lahat na nag-dumadaan doon, after nila ng workshop, ibang tama na sila. Literally, they become what they want. They're pushing themselves. Okay na? Hey, sound one. Kayo po, Ma'am Rowan. Yeah. Lapit niya lang po sa... Hello. I also shared with them kanina. I also had a stroke 2 years ago. A major one. Oh, but like you, I was brought in the hospital within window hour na pwede i-inject yung life-saving ano. So, I recovered without disability. And to me, that was a message from God that he's not finished with me yet. My life, I've acted many roles from a child, mother, wife, of an OFW, raised 2 kids, now I have 2 grandkids. I've also ventured into different kinds of careers. Kasi nga, I had to be available to my, I'm an only child, and I lived with my parents, my husband being away. So, I had to be available all the time. So, pati yung employment ko. And I experienced
many fields. I've been into very serious jobs like oil field. I've done logistics for mining. Yun yung latest ko. I've also done, I manage recording studio, post-production. Company? Yung audio media, tsaka yung mini sounds. Talaga? Audio media? Like audio media ko after this guy. Si, who's that foreigner? Kaya yan, no? Rappaport? Yes, after Rappaport. So, nagkaroon ng breakaway. So, my friends own the company. So, they asked me again. Kasi, I used to work with them during multiplex days. Si, ano po yan? Pangalan na? Eranya. De Leon, Eranya. Si Janelle ang technician na dati. Yes. Nag-partner ko rin. So, meron akong ganung, ano, meron akong ganung passion. I also experienced singing before with Pepe Gonzalez, Mary. So, even in college. So, dito nung after early retirement, and then after having a stroke na wala na akong, nasa bahay na ako after 2 years, well taken care of naman ako ng family, meron kulang din sa akin. I find this void na parang feeling ko, I want to do something. I've been longing to do something that I want. My daughter was telling me, Ma, I thought you wanted something from home. So they referred me to ESL. I also experienced ESL before. Pero wala din yung puso ko. Hindi ko lang masabi sa kanila na I want to do something, but hindi ko pa mahanap yung gusto kong gawin. And then when this came to my feet niya, I immediately responded. Actually, last month, yun, kaya lang may commitment ako. So, I asked kung meron ulit. So, finally, ito man. And I think, ang pinakaano ko dito, the learning, after all these learnings, ang sa akin yung sinabi mo ulit, yung the true mark of success is self-expression. So, I think, dito yung makikita. Kasi nga, you can do anything, you can be everything in life, but kung controlled ka, kung ginagawa mo lang because it's a role to play in your life, wala yung ano, so may kulang. And there's always an end on that. Yeah. In any role. Oo. Diba? Kahit sa movie, may ending. Yung role, tapos another movie na naman ng isang actor. Mm-hmm. Well, that's the idea of this workshop, man, no? for 22 years, 16, and then 24 years na ba, no? I kept on saying kasi 22 years. I had seen the best and the worst in this industry. And until now, it's still the worst. It's getting worse and worse because of selfishness, greediness, of some people manipulating and they want to control, especially because there's money on it. Sabi ka, pag may pera sigurado, may corruption dyan. Kahit sa ano dali. Kaya na may mga mabubuting tao nga apekto na hindi na hindi nga pagkakataon. Tayo yun. Isa na ako dapat. Kaya imagine mo, I became the voice master of the Philippines. Not because I'm the best nor I have the most number of projects. It's because I literally branded myself as the voice master. It's my name because I'm a voice teacher and I created the very first voice acting school. Master means guru, mentor, teacher, tama? It doesn't mean I'm the best because it's very subjective. The best in what? Maybe you're the best in English, but lahat ng Tagalog, kakainin kita ng buhay. Huwag mong sabihin, mas magaling ka sa akin. Inglisero ka, Tagalog ako. Ay, kung lumaki ako sa Amerika, makakainin kita ng buhay. Ibang usapan ng lingwahe. But I can also do English, hindi nga lang ka napaganda. Pakinggan, kasi nga, iba ang English ng Pilipino, diba? Pangalawa, ang dami mga taong
pinagdadamo talaga yung opportunity. Opportunity is the most important in any talent or skills. Because at the end of the day, how can you discover specific talent or skills if there's no way for you to express? Because, tandaan yung talent and skills, natidiscover yan kapag ginawa mo na. Walang magaling kapit kumanta hanggang hindi siya kumakanta. Walang magaling umarte hanggang hindi siya umarte. Walang magaling sumayaw hanggang hindi siya sumayaw. Ganun ang voice acting. Hanggang hindi mo nilalabas yan, nasa puso mo lang isipan yan. Isang imahinasyon lang ang tawag yan. You know, any vision or ideation is an illusion and hallucination until you take action and execution, di ba? Lahat ng naiisip mo, posible mangyari yan. Lahat ng nakikita mo, kaya mong gawin yan sa isip mo. Basta tumilos ka na. Lahat to, imahinasyon ko lang to. Alam nila. Nagtatawanan ako na nagsisimula ako. But my future self, standing in front of me, waiting to become a reality. Which is that future self of mine is my hero. And it's me now. What if I didn't believe in my future self? What would I say to my past self? What? Always do something the day that your future self would thank you for. So if I see my younger self, a 20-year-old Pucholo, I would say, congratulations. Amidst all those obstacles, amidst all those mga haters, detractors, he made it, you know? And until now, they are still the same. Same old people who hated themselves. How can you hate someone who doesn't turn anything but against me? They hated themselves. They hate me because they ain't me. Diba? Tama mo yan? Yes. Now, okay lang, haters are best motivators na yan. Because the day someone tells you that you can't do it, is also the day that they made your success. Why? Because that's the ultimate motivational speech that you can ever hear. That you cannot do it. Watch me. Watch me. So, bottom line, alam ko may mga hugot kayo sa buhay nyo. May mga bagay sa buhay mo na pinigilan ka, mga bagay na hindi mo tinupad kasi sabi, hindi mo kaya, mga kwenta niya, mga pera niya, hindi naman yan ang, hindi kayo yaman dyan, mga namang kwenta yan, ano nga yung voice acting niya? Kalimutan nila, ang mundo mo lang boses, ay kaya ka-boring ng mundo. Manood ka ng TV mo ng boses. Hinig ka sa radio mo ng boses. Maglaro ka ng computer game mo ng boses. Makinig ka sa cellphone mo ng boses. The world lives in voices. Without the voice, the world will perish. Because through voices, we created speech. And without speech, the world will be a chaos. Yun nga, nagkakaintindihan na tayo, nagpapatayan pa tayo, paano pa kaya hindi? Tama. Imagine a seminar like this without a voice. Ma'am G, wala ka kanina. Ba't ka nandito? Pag-isasalita. Tumatakas to eh. Actually po na ano, full-time mom and sweat pa. At the same time, online selling. So, kaya po ako nandito. Actually, 4 times nagpa-pop out yung voice master sa timeline ko. And so far, gusto ko i-try. Noong pang 4 times, doon na ako nag-go. Kasi kung first time, inihit ko na siya yun. Bakit daw? Nahiya po. Nahiya ka. Wala pa ako confident. Yung tao na ba? Ready po. Tapos, wala po akong confident, kaya nag-try po ako dito para mag-boost yung... Ano bang confidence sa Tagalog? Ano?
confidence. Alam mo kung ano yung sinasabi ng utak mo sa iyo, yun yung realidad mo. Kung ano yung paniniwala mo, yun ang totoo. Parang Diyos lang yan. Kung sino yung Diyos mo, yun ang totoo. Kahit sino pa yung pinaniniwalaan mo, totoo yan. Parang hindi totoo. Kasi yun yung paniniwala mo eh. Until someone tells you, hindi totoo yan. At ang totoo, eh ito. Ngayon, pinaniniwalaan mo siya. Ngayon, you know, I can make you, isa sa mga ano ko, skills ko, kaya kitang gawin mga palmuka ko yung talent, in an instant. Hindi ako naniniwala sa gradual change. Parang adik lang yan, unti-unti ko, ha? Hindi nga, totoo. Adik ako ngayon, unti-unti ko. 20% na lang pitirahan mo next time. Next time, 50 na lang, hanggang 10. If you want to change, change na mo. Alam mo yung abrupt change? When you believe, you become. And when you become, you do. Tama? Kapag may workshop kita, patambingin kita dito. Hindi ko kaya. Ay, kaya ko pala. Alam mo, sarap. Yan yung sinasabi ko dito. Ang dami naman sa isip. Ang dami nasa puso mo. Ngayon, hindi ako. Pag napanood ako sa stage, panoorin lahat ng video ko, ewan ko lang. Hindi ka pa kasi tatakap na binabayaran akong sequent namin para mamang bola. Pag ako nasa stage, talbog lahat ng sinunda kong stage. Kaya yung susunod sa akin, yung makakaawa, pasensya na po kayo, hindi po ako kasing galing. Bakit? I believe I am the best. Ngayon, wala akong pakialasan ng yabang nito. Bakit? Pinatunayan mo naman eh. Mayabang ako kung hindi ko napatunayan. Yung nagsabi ako, magaling ako eh. Nga, hindi mo mabalay eh. Hindi naman ako magsasabi magaling ako. Yung mga tao. Iniisip ko yun, magaling ako. Kasi nung una ako, nahiya din ako. Kasi nahiya ako, lalo ako napapahiya. Ay, kapag ako nangamukha ko. Ito, nandito na rin lang ako, kumbaga sa ano, kumalo na nga ako, di ba, mamatay na ako, mamatay. Alam mo ko, suicide na lang. Ang lahat gagawin mo. Ganun din, pag nasa likod ka na ng mikropono, hindi eh, gagawin. Hiya ko ako eh. Ang tangin mo, man siya. Oo, umurahin ka ng director. Sayang oras namin, no? Let's, oh, James Dabber, James Dabber. Magka mag-video, picture na.